Mga idol, ilang linggo nga po bago magsimulang muli ang FIBA World Cup Asian Qualifiers, inilabas na nga po ng ating national team na Gilas Pilipinas ang kanilang 24-man lineup. Yan naman ang ating unang aalamin ngayon na sasamahan ko na rin ang balitang ayaw na nga po ng Miami Heat na i-trade si Kyle Lowry at ang balitang meron nga pong regalo mismo na inanunsyo ang NBA kay LeBron James at sa buong Los Angeles Lakers. Kaya mga idol, tara, halina't umpisahan na natin to. Mga idol, ang video nga pong ito ay hatid sa inyo ng 1xBet kung saan dito nga po ay pwede kayong tumaya sa mga pinakamainit, exciting at pinakainaabangang laban sa NBA gaya na lamang ng Lakers, Milwaukee Bucks at Warriors. Easy lang mag-register, pindutin lang nga po ang link na nasa comment section at huwag kalimutang ilagay ang ating promo code para makakuha kayo up to 7,000 pesos na bonus sa inyong first deposit. Pwede rin nga po niyong gamitin ang inyong GCash account para makapag-deposit at makapag-cash out. Kaya mga idol, tara, mag-register na. Para nga po sa inyong kaalaman, sa darating na February 25 na nga po magsisimulang lumaban ang ating Gilas Pilipinas sa 6th window ng FIBA World Cup Qualifiers at sisimulan nga nila ito kontra sa bansang Lebanon. Susundan rin naman ito ng kanilang laro kontra sa bansang Jordan na gaganapin sa darating na February 28. At ngayon nga po mga idol, ilang linggo lamang ang natitira bago sumabak muli ang ating Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Nagsisimula na nga silang maghanda dito. Sa katunayan, inilabas na nga po ngayong araw ang kanilang gagamiting 24-man lineup. Ito nga po ay binubuo ng mga veterano at batang malalaro na kinabibilangan nina Scottie Thompson, CJ Perez, Kiefer Avena, Chris Newsom at si Jerome Lastimosa bilang kanilang point guard. Kasali rin naman dito ang kanilang mga shooting guard o shooters gaya na lamang nina Roger Pogoy, Jordan Heddings, Ray Parks, Francis Lopez at si Scotty Winson. Ang kanilang small forward rin naman nga po ay binubuo nina Dwight Ramos, Thirdy Ravena, Jamie Malonzo, Calvin Oftana at si Arvin Tolentino. Hindi rin naman dito mawawala ang kanilang mga power forward, sina Japit Aguilar, Justin Brownlee, Kevin Kiambao, Carl Tamayo at si Mason Amos. Habang ang kanilang big man naman o sentro ay kinabibilangan nina Junmar Fajardo, Kai Soto, Raymond Almazan at si Angelo Kwame. At kung inyo nga pong mapapansin, medyo maganda nga ngayon ang 24-man lineup ng Gilas, lalo pat kasali nga dito ang itinuturing nilang big three na kinabibilangan niya ni Kai Soto, Justin Brownlee at si Dwight Ramos. Samantala, dumiretso naman tayo mga idols dito sa ating pangalawang storya ngayon sa balitang ayaw na nga po ng Miami Heat na i-trade si Kyle Lowry. Naibalita ko na nga po sa inyo, isa nga si Lowry sa mga manlalaro ng Miami Heat na binabalakang i-trade ng kanilang team ngayong season. Gayong marami na nga pong nakakapansin na humihina na ang kanilang team sa tuwing naglalaro ito sa loob ng court. Kaya maaari nga daw nila itong gamitin bilang trade assets para makakuha sila ng bago at mas batang superstar. Ngunit, base nga po sa huling inilabas na balita, sinabi na nga mismo ng front office ng Miami na ayaw nilang i-trade si Kyle Lowry o di kaya may buwagin ang kanilang kasalukuyang lineup. Gusto para naman nga ng kanilang team na panatilihin ang kanilang mga players, gayong naniniwala nga sila na sapat na ang kanilang lineup para makapag-compete sa kampeonato. Samantala, dumiretso naman tayo mga idol dito sa ating huling storya sa balitang inanunsyo na nga po mismo ng liga ng NBA na meron nga pong regalo sila sa Los Angeles Lakers at kay LeBron James. Matapos nga pong magdala si LeBron mga idol ng 32 points sa kanilang huling laban kontra sa Sacramento Kings, kakailanganin na lamang nga po niyang makapagdala ng 284 points para malampasan niya na sa wakas si Kareem Abdul-Jabbar pagdating sa all-time scoring list. At kung pagbabasihan nga natin ang kanyang kasalukuyang average ngayon na 27.2 points per game, magagawa niya nga iyan sa loob lamang ng at least
11 games na posibleng mangyari nga sa unang linggo ng Pebrero. At bunsod nga po ng papalapit na paggawa ng napakalaking kasaysayan ni LeBron, ay pinangako nga po mismo at inanunsyo ng ating NBA Commissioner na si Adam Silver na ipapalabas nila sa national television ang halos lahat ng mga susunod na laban ng Los Angeles Lakers. Sa katunayan, sa susunod na 7 laro nga po ng Lakers, 5 nga dito ang ipapalabas nationwide na bihira lamang mangyari sa isang kupunan. At syempre, gagawin rin naman nga ito ng liga upang sa ganun ay makita ng mas maraming mga fans kung papaano basagin ni LeBron James ang matagal nang hawak na record ni Kareem Abdul-Jabbar. So yun lamang mga idol, ang ating pinakabagong balita dito sa aking YouTube channel na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin at pindutin ang notification bell sa aking channel. I-follow nyo na ang ating Facebook page dahil meron din tayo mga ina-upload na mga NBA balita doon. Sino lamang mga idol, maraming salamat po.